sa mga nabitin po sa kwento ni Raven. Heto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy. Walang pang-itaas ang binata at ang ginang naman ay nakaluhod. Hindi ko alam ang nangyari, ngunit nang tumayo ang ginang ay namilog ang mata ko sapagkat bigla siyang hinalikan ng hardinero. Wala sa sariling inilabas ko ang cellphone at itinapat ang kamera sa nangyayari. Tulala, ngunit sa isip ko, kailangan malaman ni Daddy. Hindi ko na tinapos ang pangyayari sa kadahilanang hindi ko kayang sigmurain ang sumunod na nangyari. Ngunit dahil sa video na nakuha ko, sapat na ebidensya na yon na may nangyayaring milagro sa kanila. Kinabukasan ay hindi ako makatingin ng maayos kay Tita Shaira. Gusto ko siyang komprontahin, ngunit tinikom ko ang bibig ko. Naisip kong kailangan ko ng taong maaring makaalam sa nalaman ko. At isa lang ang pwede kong lapitan, si Ate Rhea. Kaya matapos ang klase ay nagtungo ako sa apartment ni Ate Rhea. At tila kauuwi niya lang din. O Raven, naparito ka. Namiss mo ko ano? Umiti at yumakap ako sa kapatid. Ate, oo naman, namiss kita. Pero, bumaklas ako sa yakap niya. Pero ano? Kunot ang noo na tanong niya. May kailangan kang malaman, ang sabi ko. Pumasok na ako ng tuluyan sa apartment niya. Tsaka ako ipinakita ang nasaksihan ko. Nakita ko kung paano namilog ang mata niya at napabura ng malakas. Sinasabi ko na nga ba eh? Gigil na gigil si ate. Paano mo nakuha yan? San mo nakuha yan, Raven? Tanong nito. Ano? Ako ang nag-record yan, ate. Because I always see her na nanggagaling sa likod ng garahe. At nagkataon na ginabi ko at nakita ko siyang papunta doon. Kaya nakita ko yan. Ang paliwanag ko. Now, that bitch has some guts to do this. I doubt kay Daddy ang batang dinadala niya. Baka sa mukha ni ate na nasisiyahan siya sa nangyayari. Kaya naman, hindi na nagpaligoy si ate. Kinuha niya ang kopya sa akin at siya na raw ang bahala. Sinabi kong huwag niyang ikalat at sinabi niya na hindi niya magagawa yon dahil baka siya pa ang makasuhan. It will serve as evidence of cheating. At kagaya ng payo ni ate, I should just act normal. Kaya normal ang naging kilos ko. Kagaya ng dati, hindi ko naman ito kinakausap. Hanggang sa hindi niya rin ako kinakausap. It was such a peaceful day. Muli ay hinatid ako ni Cyrus sa bahay. Siyempre, natuwa na naman ako sa kanya. Nang makauwi ako ay napakunot ako nang marinig mula sa gate na may naghihiyawan sa loob. Kaya naman, napatakbo kami ni Cyrus papasok. Dad! Bakit ba kinakampihan mo yung babae na yan? Hindi ka ba nakikinig sa akin? She's cheating on you with your gardener. Ang sigaw mula sa loob. At si Ate Rhea pala yun. Look at this! Ani Ate Rhea, sabay pakita kay Daddy ng video. What? What the heck? Shaira! Paling ni Daddy kay Tita Shaira. Honey? Hawak nito sa braso ni Daddy, ngunit hinawi ni Daddy yon.
Iyon ang naging kaguluhan sa bahay. Naging hysterical si Tita Shaira at nang dahil sa ginawa niya, dinugo ito. Dahilan kung bakit nirasya ni Daddy sa hospital. At Rhea keep insisting. Pero Daddy said, "Anak ko ang dala niya." At wala kaming nagawa. Hindi makapaniwala sa nangyari. Kahit si Cyrus ay nagulat din. Ang sumunod na nangyari ay nanganak si Tita Shaira. Hindi kami makapaniwala na June na pala niya at dapat ay next month pa. Kaya naman, naging suspicious lalo si Ate Rhea. And this time, pati si Daddy ay nagtaka. Ang hardinero ay hindi na namin nakita pa dahil hindi pa nakaka-uwi si Daddy. Ako ay sinabihan na mag-focus sa pag-aaral. Kaya naman nalaman ko na lang na kinasuhan ni Daddy si Tita Shaira. At nang ipa-DNA test din ang bata, hindi kay Daddy ang sanggol. Sinubukan ni Tita Shaira na magmakaawa kay Daddy. Ngunit wala nang nagawa si Tita Shaira nang pirmahan ni Daddy ang annulment papers. Daddy was devastated for weeks. He rarely goes out. He doesn't eat much. At hindi na rin nakakapasok. At Rhea and I were so worried about him. Kaya naman parati namin itong pinupuntahan. At kahit paano, nakikipag-interact siya sa amin. Hanggang sa unti-unti ay nakaka-recover na si Daddy. Lumipas ang ilang taon at nakagraduate na ako. Daddy became happy, but he never brought a woman home again. Naging focus sa trabaho at madalas namin nakikita na may kausap sa cellphone. Masaya kami na masaya na si Daddy. Samantalang ako ay naging kami na ni Cyrus. Siyempre, medyo kumontra pa si Kuya Roy. Pero wala naman siyang magagawa. Our relationships has lots of ups and downs. Doon ko na-realize na hindi pala madaling makipagrelasyon. Kasi darating sa punto na mapapagod ka na, kakaintindi sa partner mo. Pero kakayanin mo pa rin dahil mahal mo siya. Mahal na mahal ko si Cyrus, kaya kahit nahihirapan ako, naging open ako about my emotions sa kanya. Masaya na kami at nagpapatuloy kahit dumadagsa pa rin naman ang problema. Ngunit isang araw ay may nag-doorbell sa amin. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita si Tita Shaira. Hindi tinuloy ni Daddy ang kaso, ngunit kapalit noon ay maghihiwalay sila. Muntik ko pang hindi makilala ang babaeng nasa harap ko dahil namayat ito at sobrang layo ng kanyang kasuotan sa kasuotan niya Daddy. Ang makinis nitong balat ay medyo natuyo na. Ang dati nitong mapusturang mukha ay kung titingnan ay pagod na pagod. Habang buhat nito ang isang batang lalaki. "Raven, nandyan ba ang papa mo? Kailangan ko ang tulong niya. May sakit ang anak ko. Hindi sapat ang kinikita ko. Wala akong mapasukan na trabaho dahil may anak ako. Hindi na ako makabalik sa trabaho ko dati kung saan ko nakilala ang papa mo dahil hindi na raw ako kwalipikado. Kaya parang awa mo na, Raven." Nang tingnan ko ang karga niya na bata, ay tsaka ko lamang napansin na nanginginig ito sa lamig. Kaya wala sa sariling tinawag ko si Cyrus at pinasakay sila sa kotse. Naawa ako sa bata, kaya naman dinala namin sa hospital. Ako ang sumagot sa gastusin dahil naawa ako sa dating asawa ng tatay ko. Minsan man niyang niloko ang ama ko, wala na yon sa akin dahil nasa past na yon.
What matters right now is the safety of her child. Raven, tawag sa akin ng ginang. Hinarap ko naman ito. Bakit? Tanong ko. Yumuko ito bago nagsalita. Pasensya na sa lahat ng bagay. Sorry dahil ginawa ko yun sa daddy mo. Sorry dahil nagsinungaling ako. Pero ito ang naging balik mo sa akin. Salamat. Salamat dahil tinulungan mo ang anak ko. Sabi nito. Malayong malayo na talaga siya sa daddy. Kaya naman inangat ko ang mukha niya. Okay lang po yun, tita. Natutuwa ako dahil inaalagaan mo ang anak mo. Masaya kong nagpapatuloy ka sa kabila ng lahat. At ang tulong ko, wala yun. At ito, I am giving you this money, pambili ng gamot at pagkain. Sabay abot ko ng pera sa kanya. Nagulat ito. Naku, salamat talaga, Raven. Salamat. Ang sabi niya. Para sa akin, masaya ako na sa kabila ng pangyayari ay naging matatag siya. Inaalagaan ng anak at hindi pababayaan. Minsan sa ating buhay, tinutok for granted natin ang meron tayo. Hanggang sa mawala yon at sa huli ay tsaka pagsisisihan. Ganun nga siguro, nasa huli ang pagsisisi. At masayang gawin ang nakakalabag. Ang masasabi ko lang ay lahat ng maling gawain ay may kapalit na iyong pagsisisihan habang buhay. And by doing nice things to people, it will pay back with more blessings. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nagmamahal, Raven.